Pastor Apollo Kibuloy, sumalangit na wa? Or in other words, dedo na ba si Apollo Kibuloy? Dahil ayon po sa latest na balita, sabi ni VP Sara, ang hula niya, nasa langit na daw si Kibuloy. Basahin ko po yung balita. Nasaan si Kibuloy? Hula ni VP Sara, nasa langit. Tila pabirong nagbigay ng hula si Vice President Sara Duterte kung nasaan nga ba ang puganting si Pastor Apollo Kibuloy sa panayam ng mga mamamahayag na inilabas ng News 5 nitong linggo, September 1, tinanong si Duterte kung nasaan sa tingin niya ang kinaroroonan ni Kibuloy. Ako, one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy. Nasa langit, naangiti at tila pabirong sagot ni Duterte habang itinaas ang kanyang mga kamay at nakatingin sa langit. Naku, huwag ka magbiro ng ganyan, Sara Duterte, at baka matuluyan niya si Apollo Kibuloy. Pero I'm sure, hindi po sa langit mapupunta si Apollo Kibuloy. Marami po siyang pananagutan sa ating Diyos Ama. Dahil bukod sa langit, dito po sa lupa marami siyang dapat harapin. Kasalukuyang nahaharap si Kibuloy sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, and Contempt of Court. Matatandaan noong August 24, 2024, nang simulang pasukin ng nasa 2,000 police personnel ang compound ng Kingdom of Jesus Christ upang isilbi ang arrest warrant ni Kibuloy at mga kapwa akusado nito. Isang araw pagkatapos noon, August 25, 2024, naglabas ng pahayag si Duterte upang kondenahin ang umano'y di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso ng polisya sa mga miyembro ng KOJC. Ayan na nga ba ang sinasabi natin. Nakikita ni Sara Duterte ang sinasabi niyang hindi makatarungang pang-aabuso ng polisya sa mga miyembro ng KOJC, pero hindi niya nakita ang hindi makatarungang pang-aabuso ni Apollo Kibuloy sa mga naging biktima niya. Sa bagay, wala tayong magagawa sa mga blind followers ni Kibuloy. Kahit na nagdudumilat na po ang katotohanan na meron siyang dapat harapin, okay, pagpalagay na natin na sinasabi hindi pa naman siya nahahatulan, so meaning inosente pa rin siya. Pero bakit ayaw niyang lumabas? So sa mga katulad ni Sara Duterte at yung mga ibang mga senador dyan at yung mga naniniwala kay Kibuloy, matakot po kayo para sa inyong kaluluwa. Hindi po ako nagmamalinis. I am also a sinful man. Pero pagdating naman po sa paniniwala, para sa akin, Jesus Christ is the way, the truth, and the life, at hindi po si Apollo Kibuloy. Pero para sa mga nananalig sa kanya, meron pa po kayong time. Magbasa kayo ng Biblia, suriin yung mabuti. Because Apollo Kibuloy cannot save your soul. Tanging ang Panginoong Heso Kristo lang po, dahil siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi po si Apollo Kibuloy. Hindi ko talaga maubos maisip kung paano nalason ni Kibuloy ang isipan ng kanyang mga followers. Kung ang relihiyon ninyo ay Bible-based, mababasa niyo po yan sa Biblia. Wala pong ibang tanging daan papuntang langit kundi si Heso Kristo. And the mere fact na ipinagtatanggol nyo si Kibuloy, ibig sabihin naniniwala kayo sa kanya na siya nga ang anak ng Diyos, na siya nga ang bagong Kristo, na siya ang huhuling pipirma sa mga kaluluwa ninyo para makapasok kayo sa langit. And that includes Sara Duterte at yung mga senador dyan tulad ni Amy Marcos, ni Bongo, ni Bato de la Rosa, nila Cynthia Villar, nila Robin Padilla, lahat ng nagtatanggol kay Apollo Kibuloy. Meron po kayong pananagutan pagdating sa langit. Kung makakapasok kayo, baka nga sa pintuan pa lang ng langit itaboy na kayo. Tuloy ko, humingi rin ng tawad ang Vice Presidente sa mga miyembro ng KOJC dahil hinikayat at pinakiusapan daw niya ang mga ito na iboto si Marcos nung tumatakbo pa lamang ito bilang Pangulo ng Bansa. Okay lang, mahiya ka sa mga KOJC members, humingi ka ng tawad sa kanila, pero ang suggestion ko sa inyong lahat, sa Panginoon Diyos kayo humingi ng tawad. Dahil kung dito sa lupa, magagawa ninyo ang gusto ninyo, paniwalaan ninyo ang gusto ninyong paniwalaan,
Pero pagdating po sa langit, hindi nyo makikita si Apollo Kibuloy doon. Kahit na sinasabi ni Kibuloy na pagdating daw sa langit, ang mukha niya ang inyong makikita. Dahil ang Diyos Ama daw ay nanahan na sa katauhan ni Apollo Kibuloy. Let's watch this. The Father Jesus Christ there? No, He already has a house, me. I'll ask you the same. You'll face me. The same face. Ang Ama nasa loob ko, ako ang kanyang mukha. Pag pinakinggan mo ang anak, pinakinggan mo ang Ama. Hindi pa ba kayo natatakot? Naniniwala pa rin ba kayo kay Kibuloy? Personal opinion ko lang po ito. There is something wrong sa pag-iisip ni Apollo Kibuloy. Sa bagay, ano ba ang sabi nila? Birds of the same feathers flock together. Kung napanood nyo po yung video natin last time, doon sa article ni Mr. Montalvan, para sa kanya, there is something wrong sa pag-iisip ni Sar Duterte. At sa mga nangyayari ngayon, mukhang ang nagmamanifest kay Sar Duterte that something is truly wrong with her mind. Sabi pa niya, dahil sa mga mahabang-mahabang grandstanding sa committee hearing, eh hindi natuloy nakuha si Pastor Apollo Kibuloy. Personally, I think wala na siya dito sa Davao City. Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Nako, sabi ko sa'yo, huwag kang magdilang anghel, Sara Duterte. At baka mabalitaan na lang natin eh, dedo na pala si Apollo Kibuloy. Pero siguradong hindi po siya sa langit pupunta. Alam nyo, nang aasar na lang itong si Sara Duterte. Pero akala ba niya, maaasar pa niya ang majority ng sambayan ng Pilipino na alam na ang totoong kulay ni Sara Duterte. At alam nyo kung bakit hindi papayagan ng Diyos na maging leader natin ang isang tulad ni Sara Duterte? Dahil bakit naman papayagan ng Diyos na maupo bilang leader natin ang mga taong ang sinasamba ay si Apollo Kibuloy? Yan po ay napakalaking insulto sa ating Diyos Ama. I don't want to sound preachy, but then again, I believe that Jesus Christ is the only way. At wala pong sinasabi ang Diyos Ama na sa panibagong panahon ay may lalabas na isang bagong Kristo sa katauhan ni Apollo Kibuloy. Dahil si Jesucristo mismo ang nagsabi na sa mga ganitong panahon, may mga lalabas pong mga tao na magsasabing, I am He, na sila daw si Kristo. At marami silang malilinlang. And that prophecy has become true dito po sa Pilipinas. So, pabiruman o hindi, dyan natin makikita that there might be something really wrong with Sara Duterte. Or ito ba ay cover-up na lang? Dahil alam nila sa kampo ni Sara Duterte, ni former President Rodrigo Duterte, na kahit na anong gawin nila, ay hindi sila magtatagumpay para ibagsak si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Maghintay na lang sila sa 2028. Hindi nga ba't sinabi ni Sal Panelo na gusto niyang patakbuhin si ex-President Rodrigo Duterte bilang running mate ni Sara Duterte sa 2028? Ibig sabihin, Duterte-Duterte tandem. Ang grupo na isinusumpa ang political dynasty, pero ito, tatakbo silang mag-ama. Hindi ba kayo nakakatawa talaga? Ayaw niyong gawin ng iba, pero kayo, wala kayong pakialam sa sasabihin ng tao. Dahil akala ninyo, malakas pa rin ang puwersa ninyo. Dahil sabi nga dito, former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said, he advised former President Rodrigo Duterte to run as his daughter Sara Duterte's vice president in the 2028 national elections. Talagang hindi nila titigilan si Rodrigo Duterte. Huwag nyo nang gamitin yung matanda, pagpahingahin nyo na lang. Kung talagang mananalo si Sara Duterte, mananalo yan kahit na wala si ex-president Rodrigo Duterte. Oh, bakit hindi si Amy Marcos ang kunin na running mate ni Sara Duterte? Pero si ex-president, tatakbong vice president? Hindi na nga makalakad eh, tatakbo pa. Pero alam nyo, maganda yan eh.
sana nga huwag ma-impeach si Sara Duterte. Patakbuhin ninyo ng 2028 para magkaalaman na, para malaman nila kung talagang sila ay suportado pa ng taong bayan. Samantalang kung tutuusin, tingnan ninyo yung kanilang mga partido, lagas na po ng mga miyembro. Kung dun nga sa mga partido nila eh, kukonti na lang ang natitira, sa taong bayan pa kaya. So kahit nadaanin ni Sara Duterte sa mga pabiro ang kanyang mga statement, kukonti na lang po ang naaaliw sa inyo. Dahil nakita na po namin at nang hinayang kami na ikaw ang ibinoto namin bilang Vice President nung nakaraang eleksyon. At sana nga yung sinabi mong nasa langit na si Apollo Quiboloy, knock on wood. Dahil marami pa po siyang dapat harapin na kaso dito at sa Amerika. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Nasa langit na kaya si Apollo Quiboloy? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.